Pure na isda na maliliit. Yan guys, kita nyo. So guys, guys, nalaway ako guys, super ang. Video for today guys, magluluto tayo ng pagkain na masarap. Para sa akin, masarap to guys ha. This is my favorite food. My lunch. Ito ang gagawin ko. See you guys, later guys. Gumawa ako ng kilawin for lunch break. Alam nyo guys, napaka-fresh itong gagawin kong kilawin. Alam nyo po ba yung tinatawag na isda na manipis, super liit? Ang tawag sa amin Bisaya is yung sihag-sihag. Ito guys, pakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung tinatawag na sihag-sihag. Ayan guys. Isda yan. Maliliit. So, ganito dito sa province kapag na-miss mo lang yung mga kinakain dito. Unlike sa Manila, na hindi naman talaga fresh ang mga isda doon. Hindi katulad dito kasi ginawa ko dito. galing pa talaga ito kanina sa dagat, then may duman dito sa bahay. So, ang kilo nito talaga, pag nasa pwesto na is nasa mga 300 plus ang kilo. Dahil pwede mo itong haluan ng itlog at saka yung yung flour, yung harina, tapos lagyan mo na, iprito mo siya, then kainin ulam na. So ito papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa guys. So ayan guys, medyo na-mix ko na siya. Ayan, ito sinasabi ko sa inyo. Ang hinalo ko lang dito is sibuyas, dinurog-durog ko yung luya niya, then kamatis. Yung kamatis na medyo lang crunchy, hindi siya hinog, may pagka-green. Ayan. Tapos nilalagyan ko siya ng lemon. Yung lemon sito. Tapos syempre hugasan mo ng maayos. Tapos pwede mo siya isali lang dito. Ihalo mo lang siya dito. Dahil nagmo-moisten siya. Tapos papatak lang dito yung mga katas niya. And then ito, nilagyan ko rin siya ng yung green na sili. Green na sili. Ayan. Dinirog-durog ko yan. Super anghang yan, guys. Tawag dito sa amin sa Bisaya ay espada. Iba naman din yung espada sa Tagalog. Nakakamatay yun. So, right. Ayan. Tapos, yan ang pagkain natin ngayon. Ulam ko. Ngayong tanghalian. Si pure na isda na maliliit. Yan guys, kita nyo. Tapos lagyan pa natin ng pang toppings. Mas lalo ito sasarap guys kapag binudbura natin ng maliliit na sibuyas dahon. Ayan, naghanda na ako. Ayan, tapos magic sarap. Right? So, kamote na natin dahil naghugas naman ako ng kamay. Ibod-bod natin para maganda tingnan. Okay. Ayan guys. So, kaunti lang ang ilagay ninyo na sibuyas dahon, yung green, parang maganda siya tingnan. Okay. Tapos, pag hindi pa kayo kontento,
Lagyan natin ng kamatis. Nag-slice ako ng kamatis. Bukod sa pinag-mix ko kanina. Ayan. Pang toppings. Guys. Alright. So ano guys, yummy yummy na yan. Tapos dinagdagan, nilagyan ko na kanina ng magic sarap, dagdagan ko lang ng kaunti budbud, kaunti. Tapos huwag mo nang haluin dahil after 15 minutes matutunaw lang yan, and then pwede mo na kainin. Saka syempre, bago mo naman kainin yan, ihalo mo pa rin yan. So guys, ayan. So guys, dahil tapos ko na binabad siya ng 30 minutes, ito na, luto na. Luto na yung kinilaw natin guys. Ayan. So ngayon, tikman natin. So ayan na, tikman natin. Guys, nalaway ako guys, super angang. Kahit na ko pa natikman, anghang to guys, dahil yung nilalagay ko yung green chili, yun ang pinakamaanghang. So kain tayo. Ang grabe, ang masarap to guys. Harap. Tapos guys, baka mainggit kayo sa inuulam ko ngayon, at ang lunch ko talaga is yung tinatawag natin na ayan, mais. Hindi yan rice guys. Ayan, mais muna kinain ko ngayon. Dami ito sa palengke, may tinatawag na mais pijiang. Ayan. Tapos ang sarap nito. Nagluto din ako ng tinulang isda with malunggay. Yan guys, oh. So pag gumawa kayo ng tinola with fish, kailangan kakunti lang yung sabaw nyo. Mga pag nagalo kayo ng isda, 5 piraso, kahit 3 baso lang, kasi super sarap. Hindi kasi masarap kapag maraming sabaw. Ayan guys, fresh yan guys, isda na yan. Ayan. So ito yung kakainin ko. Ayan. Wow, super sarap. Alright. Diba guys, with malunggay. Gamot ang malunggay guys, baka hindi nyo alam, maraming benefits yan. At saka syempre, pag masarap ang kainan, meron ding tayong soft drinks. Ayan. Ayan guys. So let's eat na.